Ay, Lakay Deo, Makalma, at Sister L, Elaine, Api, D, C, R, H, Damdami, Bayan. Alam mo, Lakay. Opo. Pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Ulit ni mga Kuya Arti, isa pa. Alam mo, pagka naririnig ko yan, lalo akong nag-aalab ang damdamin sa paghalili kay Mayor Lakay Makalma. Sige nga. Alam mo, Lakay. Opo. Pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Ang ibig sabihin lamang po niyan naalala ni Justice Samuel Martirez dahil wala tayong kaso sa ombudsman. Kaya inindorso tayo kay Mayor Deo Makalma na pag wala siya, ako ang hahalili. Di ba, Kuya Arti? Thank you, Justice! Salamat po! Magandang umaga sa inyong lahat. Ito na Holy Wednesday today! Is a Spy Wednesday. Alam mo ninyo, baka tayo nagkakalimutan. Wednesday is a Spy Wednesday. Ano bang ibig sabihin ito? Ngayon, hong mga sandaling ito, ngayong araw na ito, ngayon po ay yung araw ng pagkakanulo ni Judas Iscariote sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang tawag dito ay Spy Wednesday. Ngayong araw na ito, ipinagkanulo ni Judas ang ating Panginoong Hesukristo sa mga leader ng relihiyon na galit kay Hesukristo sapagkat ipirinoklaman niya na siya ang anak ng Diyos at maraming naniniwala. Kaya itong si Judas, na alam niyo yung Judas palaikwan hindi yan masama eh. Ang tunay pangahong pinanggalingan ng pangalang Judas ay Judah. Alam niyo ba sa Griego, ang ibig sabihin ng Judah ay praised, dinadakila, pinupuri, itinatanghal, ikinararangal. Yan ang salitang Judah. Ay kanya lang, nag-iba po ito sapagkat from Judah, ang ginawa ng pang mga magulang ni Judas ay ginawa siyang Judas Iscariot, ano ho, na siya ang naging espiya ng mga leader ng simbahan nung panahon ni Kristo hanggang sabi ni Judas ay paano ba ikaw ako ay makakatulong sa inyo. Pumasok yung ang sabi ng mga matatanda sa amin sa una ay binabha ng demonyo si Judas sa utak. Sinaniba ng masamang espiritu, nakipagkutsabahan. At hanggang sa ibinenta niya sa 30 halaga ng 30 tama ba Kuya Yuel, 30 silver, 'di ba? Si Hesukristo. Kaya nung Holy Wednesday, hinalikan sa pisngi, tanda ng ito ang inyong huhulihin, ito ang inyong hinahanap. Kanya itong Wednesday na ito, ang tawag dito ay Spy Wednesday. Mayroon yan eh. Nagsimula yung Holy Week, one week yan eh. Kaya nga, di ba, mayroon tayong Palm Sunday, yung pagpasok ni Hesukristo sa templo, sinalubong siya ng palaspas. Yung Monday naman, yun yung siya, anong tawag riyan, nang habok siya ng mga nagsusugal sa simbahan, na yung mga gumagawa ng illegal sa simbahan. Marami hong kasi sayan tayong pag-uusapan mamaya, pero hindi tayo sa sentro riyan. Gusto ko lang, ito kasing Holy Week eh, baka tayo nagkakalimutan napakaganda po ng kasaysayan nito at napaka makahulugan ito sa buhay natin mga Pilipino. Pero mamaya yan, pagkat mayroon tayong kakausaping leader ng simbahan, isang pari na magbibigay ng mas makahulugang diskusyon dito sa ating Holy Week. Huwag kayong alis riyan. Ako si Henry Uri, sama-sama tayo sa ngalan po nila kay Deo Makalma. Ito po ang Damdaming Bayan on a Holy Wednesday. Ating kakausapin muna sa oras na ito ang direktor ng Maritime Industry Authority. Ano ba itong Maritime Industry Authority? Kung di ako nagkakamali, ito ang nagre-regula ng mga laman na pasahero ng mga barkong umaalis sa mga pantalan. Ibig sabihin, kung merong overloading,
may mga nakalusot na wala sa manipesto, pwede nating tanungin ito kung may lulubog na barko. Pero unahan na natin para malaman po ng mga sasakay at saka anong mga maglalakbay gamit ang sasakyang pandagat kung anong mga patakar ang dapat nilang tandaan. Narito si Engineer Ronaldo Bandaliria, Enforcement Service Director 2 ng Maritime Industry Authority o Marina. Engineer, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Henry. Magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig sa Damdamin Bayan, sa DPRH. Tama ba ho, Nakwan, na pagka aalis na ang barko, Marina muna ang tumitingin kung sumusunod ito sa patakaran? Actually, bago po umalis ang ating mga barko, mayroon po tayong tinatawag na pre-departure inspection. Yeah. Ginagawa po ng ating guard. Mm-hmm. So kayo, saan lang kayo pumapasok? Actually, ang Marina po ay isa po ang nagre-regula na nag-i-issue po ng mga lisensya at mga dokumento sa, na ginagamit po sa paglalayag ng barko. Kaugnay din po nito, meron din po tayo sa Marina ng mga compliance inspection. Ano po? Aha. Sa katunayan nga po, sa paghahanda po ng ating ito pong ating offline, no, Semana Santa, 2 months before pa po ay nasakausap po ng ating secretary at ang ating administrator ay nagsagawa po ang enforcement service na in-intensify po natin yung tinatawag na compliance, monitoring, and enforcement ng mga barko natin pang pasahero. Mm-hmm. Para po matugunan po, masiguro po ang kaligtasan at ang konbinyente ng ating mga mananakay ngayong panahon. Engineer, ang critical dyan yung laman na ng barko o sasakyang pandagat na aalis sa mga pier. Kadalasan ang doon sa mga doon sa kasaysayan ng mga lumubog na barko at maraming mga namatay, palaging ang ating nakukuhang conclusion diyan overloaded. Di ho ba? Sumasampay yung mga wala na sa manifesto. Paano niyo nire-regula yang ganyan? Opo, para po maiwasan na nga po yung overloading din sa parte po ng Marina, nag-i-issue po tayo ng relaxation order. Ibig sabihin po, kapag na-reach na po yung tamang autorisadong pasahero sa isang barko, kahit po wala pa doon po sa tinatawag nilang schedule ng sa CTC nila, ay pwede na pong maglayag ang naturang barko. Basta puno na according to manifest. According po doon sa authorized number of passenger po. Dapat po magtama yon doon sa manifesto na isinasubmit po sa ating Philippine Coast Guard po. Ayun. At kung halimbawa na doon sa inyong inauthorized na number of passengers ay sumusobra, hindi nagtatama doon sa manifest, ang ibig sabihin niyan, sinong hindi dapat pumayag na umalis? Actually, unang-una po, responsibilidad po ng kapitanyan, ng kumpanya, na hindi po siya lumampas doon sa autorisadong binigay po ni Marina. Dino-double check din po ng ating Coast Guard dyan kung yung nasa manifesto, yun po lang dapat ang nasa nakasakay sa barko po. Paano ho yan ini-inspect? Sumasampa ba? May sumasampa mismo sa loob at binibilang isa-isa? Yes po, mayroon pong proseso dyan ang ating Philippine Coast Guard. May head counting po silang ginagawa, sir. At pagka halimbawang sumobra ng isa o sumobra ng higit pa, pabababain yung mga sumobra na pinakahuli? Yun po ang dapat, yun po ang ating nasa regulasyon. At ngayon po ang pakiusap natin sa ating mga mananakay na agahan din po sana natin yung pagpunta doon. Kasi nga po, pag na-reach na po yung number of passenger ng barko, iiwan po sila, pwede pong iwan sila ng barko. At pwede na po maglayag yung barko na yun. Paano? Para po makapalit din sila at madagdagan yung frequency ng ating mga barko. Paano ninyo binibigyan sila ng kaukulang permiso? Anong pinagbabatayan ninyo na ito lang dapat ang laman mo, ito lang dapat ang karga mo, ito lang dapat ang bilang ng pasahero mo? Opo, ang isa pong barko ay meron po kaming masusing pag-inspeksyon dyan.
mula po sa paggawa ng barko hanggang sa ma-issuehan po to ng tinatawag na passenger safety certificate. Doon po sa passenger safety certificate pong yon nakalagay kung ilan po ang otorisado base po sa kakayanan at sa convenient, magiging convenient ng pasero sa isang barko po. So kaya yan ang inyong binibigay sa kapitan, tapos yung kapitan naman ibababa niya ang listahang ito doon sa sasakay, dapat magtutugma yung kanyang isasakay doon sa inyong binigay na listahan. Pag hindi tumugma ay pabababain ba, kasi may mga talaga hong mga pasahero lalo kung nagmamadali, minsan lang makakauwi, ayaw bumaba, hindi na, sige na, baka pwede namang isama mo na ako, ako lang naman tatlo lang kami, hindi naman siguro kami napakabigat para mag-overloaded. Pwede bang mangyari yan, engineer? Pwede pong mangyari, pero ang iniiwasan po natin yung ganyan, yung magkaroon ng overcrowding. Lalo na po ang ating pong mga life-saving ay may turang, may ano po yan, may kakulang number po para sa ating mga pasahero. Kaya po, wag na po tayo magpilit, pag puno na po, sinabi ng ating kapitan o ang ating Philippine Coast Guard, unahin po natin yung ating sariling kapakanan, no, ating kaligtasan. Yung kumbaga, yung mga life vest, ano ho, yung mga gamit kung sakaling lulubog at magkakaabirya ang barko, tama lamang sa numero kung ilan ang sakay. Kaya itong mga sasakay na magpupumilit na makasama kahit overloaded na, delikado na, wala na silang magagamit na life vest kapag ka nagkatalunan. Opo, medyo risky po yan at kaya po ating po talagang mahigpit na patakaran na kailangan po hindi po tayo lalampas sa tinatawag na authorized number of passengers. May batas ba tayo na kwan na magpaparusa doon sa mga with all due respect, ano, hindi naman lahat, baka makalang sakali na may gagawa nito na mga sasakyang pandagat na gustuhang kumita ng malaki, sasamantalahin itong peak season na ito, magsasakay ng daming-dami. Anong parusa doon sa mga ganyang gagawa po nito? Opo, may kaparusahan po yan sa bilang isang regulatory agency po, no? Sa maritime. Mga barko po natin ay mayroon pong tinatawag na prangkisa, no? Yung sinatawag na CPC or Certificate of Public Convenience. So, judicial body po, quasi-judicial body po ang marina. At dyan po ay may mga administrative po tayong penalty sanctions na ginagawa sa mga ganyang violation po. Yung mga sasakay na wag po pumilit, dapat dyan siguro may parusa rin eh. Tama po kayo. Kung ako po ang tatlo ngayon, dapat. Hindi ba? Ilan ang matitigas nating pasayero din po. Kasi tama ka, mawalang galang na yung iba. Pupunta ng kung kailan naalis na yung barko. Pagkatapos yung magpupumilit, makikiusap. Tao lang naman yung mga crew ng barko, kapitan. Lalo kung may matanda, may batang kasakasama. Sige na, halika na, sampa na. Pwede naman ang mga magkapakiusapan yan. Kaya lang at the end of the day, kung mangyayari po itong wag naman sana, at may bigla na namang lumubog ng barko dahil sa sobrang dami ng pasahero, ang mananagot unang-una riyan ay sino? Hello po. Opo. Oo, engineer. Kung halimbawa, may lumubog na barko, dahil ang problema ay overloading, sino ang unang-unang mananagot dyan? Ang unang-unang mananagot po dyan ay ang kapitan, ano, ang kumpanya po. Kasi sila po ang primary responsibility sa mga ganyan pong violations. No? Oo. May mga patakaran po tayo, may sistema po tayong dapat sunodin at yun lang po ang kailangan, kaya nga po natin nire-regulate ang ating shipping at meron po tayong mga polisiya. Ang kailangan lang pong gawin ng ating mga kapitan at ng mga shipping lines ay sumunod sa mga patakarang iyon. At nakikiusap na rin po tayo sa mga pasahero na sumunod din po tayo para sa ating sariling kaligtasan at sa kaligtasan ng iba. Pero siyempre, yung Philippine Coast Guard na sabi ninyo yung sumasampa, nagbibilang at tinitingnan kung wala bang nakalusot, mananagot din yan pag may nakalusot. Opo, lahat naman po, hindi naman po tayo tumatakas sa pananagutan kung sakali magkaroon.
Pero yun nga po, sana nga po wala, pero primary po natin talaga dyan, shipping company at ang pakita. Oo, kasi kayo kwan eh, nagbibigay lang kayo ng certificate na oh, ito lang ang laman ng barko mo ha, huwag kang lalagpas dito sa timbang na ito o sa bilang na ito. So, yung kapitan, dapat yun lang ang kanyang ilalaman. Tama po kayo, sir. Administerial na lang yung pagsampa ng barko kung tutuusin eh, hindi ba? Opo, mula sa pag-aaral nila ng pagiging bago sila naging kapitan, yan po ay kasama po sa kanilang pag-aaral. Ayun. Ang unang-una po ay ang safety ng kanyang mga pasero at mga crew. Oo. Pero para maiwasan na ito, ang inyong pakiusap sa ating mga mananakayay? Sumunod lang po tayo sa mga patakaran ng ating mga shipping line. At asahan po natin na nakaalalay po ang inyong marina, ang Maritime Industry Authority, kasama po ng ibang ahensya ng gobyerno para masiguro po ang ating kaligtasan at convenience sa ating pagbabiyahe. Kayo naman ay may mga emergency response team din eh, kung sakasakaling biglang magka-aberya sa laot, hindi ba? Papa, kung marapatin niyo po, Sir Henry, yes, ibigay ko po yung marina hotline namin. Okay. Apo, numero 0939 953 4642. Ulitin ko po, 0939 953 4642. Ano ito? Marina hotline ng marina po. Kailan sila pwedeng ito, kailan okay. Ano ang mga pwedeng itawag at ano ang mga pwedeng isangguni sa inyo? Kung may mga aberya po sila na maranasan, kahit po magandang feedback, kung makakaranas naman po sila ng magandang experience sa pagsakay nila sa barko, pwede rin naman po nilang i-text o itawag dyan. Sige. Actually, meron din po kaming ini-implement ngayon na QR code, although nasa testing stage pa po to at mga ilan pa lang po yung mga major na shipping lines ang sinabitan namin ito. Makikita rin po nila sa pagsakay ng barko. Pwede rin po sila mag-comment doon. Alright. Pakiulit nga, Kyle, pakisulat mo nga yung hotline ng marina para ma-crawler natin, para mailagay natin sa social media natin. Pakibanggit nyo mo nga ulit, Greg, isulat mo nga yung marina. 0939 953 4642 24/7 Marina Hotline. Opo. Yes po. Alright. Engineer, salamat ng marami po sa inyong paglilinaw. Salamat sa inyong panahon na ipinagkaloob sa ating programang Damdamin Bayan. Maraming salamat din po. Thank you. Engineer Ronaldo Bandaleria. Enforcement service po ito, ha. Director po ito ng Maritime Industry Authority. Ulitin lang natin. Kayong mga mananakay, para hindi kayo nagmamadali, hindi kayo nakikiusap, at hindi kayo pagmulan ng overloading ng sasakyang pandagat kung saan man kayo pupuntang isla, ano, ha. Pumunta kayo ng maaga, bumili kayo ng ticket ng mas maaga, at dumating kayo sa pantala ng mas maaga, para kayo ang magiging laman ng manifesto. Yun yung manifesto, listahan po yun eh, ng pasahero. Ano ho? Ang sistema pala, sabi ni engineer, sila sa marina, mag-i-issue lang sila ng certificate kung ilan ang dapat na kapasidad ng isang barko o sasakyang pandagat. Yung certificate na yun, alam na yun ng kapitan kung ilan ang naka-indicate doon na numero ng pasahero. Kaya yun lang dapat ang magiging laman ng manifesto o listahan. At yun ay depende naman sa nakabili ng ticket at legal na sasakay ng barko. Pag kayo ay nakiusap, kayo ay punong-puno na, ay nakakita kayo ng mga pasahero na nakatayo, at nakakita kayo na kung saan-saan na lang nakabalandra, abay mag-text kayo dito sa hotline ng marina. 0939-953-4642. Sabihin niyo, bakit po aring sasakyan namin ay parang... parang pinais na dulis na kami rin eh. Ari ho bagay hindi kaya ho ari overloaded. Pagkat pagkaho yan ay lumabog, ha? Ay tama po si Kwan, si engineer. Ang unang-una mananagot dyan ay kapitan. May-ari ng barko, kapitan, at yung mga crews. Bakit pinapayagan? Eh yan ho kasi ang siste. Kaya maraming namamatay pag lumulubog ang mga barko at nagkakaaberya.
eh dahil sa dami ng pasahero, na minsan hindi naman ho yan na dapat naririyan dahil sobra na nga sa manifesto. Kanya, pag kayo ay maglalakbay ngayon sa iba't ibang isla, kung wala kayo sa manifesto, mag-antay kayo ng susunod na paglaot ng isang barko sapagkat mabilis naman. Marami ng mga fast craft ngayon. Baka salip na kayo magbakasyon sa inyong mga paboritong pasyalan, eh sige kayo. Baka sementeryo inyong abuti, magaling nang nag-iingat kaysa hindi, ha? Balansyado. Safety first. 26 minutes after 8 in the morning. Henry Uri here. Sa kalam po ni Deo Makalma. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. Alam mo, Nakay. Opo. Pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Dumb-dumbing. Thank you. Have a good morning also, Justice Samuel Martirez at sa ating mga kaibigan dyan sa Ombudsman. Today is a Holy Wednesday, pero wala ho si Lakay at nauna nang nagtika. Ano, ika nga. Ay si Sister L, kasama natin si Elaine Apit. Elaine, good morning. Good morning, partner, at good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Wednesday, at sa mga bumabiyahe nating mga kababayan, ingat-ingat po tayo at medyo maulan. Ano, at, parang nag-iengko ako ngayon dito. Kailangan itong panahong ito, ito naman ang sa loob lamang ng isang taon ay minsan lamang nating gunitain ang mahal na araw. Mm-hmm. Ang pinakamahalaga sa lahat, alam ko, may karapatan naman tayo at may kakayahan din na mag-relax. Pero yung pong pagninilay-nilay, yes. Mm-hmm. Pagmumuni-muni, pagtitika, ano ho, ay huwag nating kalilimutan. Yung pagninilay-nilay, kasi, di ba pagkahu January 1, lagi tayo may New Year's resolution. Meron tayong gustong baguhin. Pero mas importante para sa akin itong Holy Week sapagkat dito natin, ito yung realization na ito yung iniisip natin. Ano ba ang mga dapat nating baguhin? Ano ba ang mga dapat nating i-adjust sa ating mga sarili? Ano ba ang mga dapat nating gawing tama at aalising hindi nararapat? Kailangan mag-reflect. Tama ka. Ito, si Father Jerry Orbos, ito ho naman ay walang sino mang hindi nakakakilala. Yes, ito po'y talagang mahal natin bilang isang pari at lahat ay nanonood, nakikinig at sinasabuhay ang kanya pong mga binabanggit sa tuwing siya'y magsasalita. Isang divine word missionary atin pong ipinakuha sa atin pong producer para mabigyan naman tayo ng mga kuntil-butil sa ating pagninilay-nilay ngayon pong mahal na araw. Father Jerry, magandang umaga po sa inyo. Si Henry Uri at si Elaine Apit. Sir L. Yes. Good morning po, Father. Father Jerry, doon ho, alam ko hindi naman lahat ay maaring nagsasagawa ng ganitong paggunita ng mahal na araw. May mga iba tayong mga kaibig at kapwa Pilipino na sa ibang relihiyon. Pero sa mga naniniwala at hagip po ng ating pagninilay-nilay na ito ngayong mahal na araw, ano ba ang mga dapat nating maintindihan? Bakit mayroong Holy Week? At ano ba ang dapat maging significance nito sa buhay natin mga Pilipino? Yes, maraming salamat po sa katanungan, Henry. May sinabi mo kanina, basta huwag kakalimutan ang magnilay. Apo. Reflect. Yung 3 R sa Holy Week, na first R po yung relax, rest. Marami sa atin overwork, so maraming nagpapahinga, walang trabaho. Mga iba siguro nag-abroad o nag-durak, whatever. Don't forget, yung R, nasusunod yung reflect, pagninilay. So, huwag na kalimutan. Hindi lang bakasyon ito po. And hopefully, yung third R, renew, na-recharge tayo. Mm-hmm. So, dito pong 3 hours ng Holy Week para maging holy ang Holy Week. Mm-hmm. At maybe a peek, may konting kon lang po ako. Last March 19 po ay kapistahan ni San Jose, St. Joseph, no? Apo. Palagi kong sinasabi, na-notice ba ninyo si St. Joseph po, kunti lang ang picture niya sa estampita, no? Karamihan ng picture sa estampita, holy pictures. Si Mary saka si Jesus. Mm-hmm. Maraming picture sila. Alam niyo bakit? Mm-hmm. Kasi raw,
siya ang kumukuha ng picture. hindi pa uuso, Father Jerry, mukhang hindi pa uuso ang selfie nung panahon na yun. Ano? Pero that picture, ibig sabihin po niyan, let's focus more on the Lord, especially the Holy Week. Focus more on the Lord, less on ourselves. The time na say, Lord, kayo po ang bida, kayo pong gusto ko talagang manguna. And that should be the case. Then, tayo mag-fade back tayo behind the scene, gano'n. But we have to focus on the Lord. Ito, yung baka Holy Week, ang focus mo lang, yung bakasyon mo, yung mga biyahe mo. Parang kulang na naman. Kasi may tanong nga eh, how do you make holy water? Siyempre may ritual po yan, no? But may nagkwento ng isa. Sabi niya, biro lang naman, you get ordinary water and you boil the hell out of it. But that's basically correct, Father Jerry. Opo. That makes sense. Yes, sir. Kasi let's face it, lahat naman tayo may pagkukulang. Oo. Kaya marami pong, kunwari po yung bisita iglesia, maganda po mga practice na yan. But ang sinasabi ko, okay naman. From the heart, bisita iglesia kayo tayo, no? Ewan ko po ilang simbahan na sinasabi nila. Pero sa akin, aside from bisita iglesia, for example, how about bisita konsyensya? Bisitahin mo yung konsyensya mo. Be honest, be humble na, ito Lord, kulang talaga po dito, itong weakness ko. You go back. Oh, kasi otherwise, kung it's soul-searching, ika nga, no? Pangalawa, siguro dagdagan natin ang bisita pasensya. May mga tao bang dapat nating pagpasensyahan o patawarin na humingi tayo ng patawad. Ito siguro napakakuan eh. May tawagan ka o dalawin mo na, sorry na ha, basta na tayo. Napakaganda po yun. Bukod sa iglesia, bisita iglesia, no? At pangatlo po, suggestion ko rin, bisita alkansya. Ang mga pera natin, nandyan lang, baka meron kang may babahagi. Tignan mo yung mga cabinet yun, dami tayong mga nakatambak dyan. Mga damit, mga sapatos, palagi mong sinasabi, correct. Yan, isusuot ko yan, kung papayat na ako, yan, yan. Sinabi mo na yan last year. Pagigin na natin. So, yun po, the simple, practical one lang po. And to be grateful. Always. Henry, Sister L? Okay. Sister L ba ay madre? Madre ko ba siya? Hindi screen po. Screen name lang po. Screen name lang po, pero muntik na po magmadre. Father. Oo nga. Kasi parang pakiramdam ko eh, madre ang dating. Si Lakay Deo po talaga ang ano, sa larin. Nagbinyag. Pero po. So, Father Jerry, iyon ho kasing ating mga kababayan ay sabi nila makabago na ang panahon, hindi na kagaya nung una, na pag ganitong mahal na araw, bawal ang maingay, bawal nga ang magsaya, lahat ay nakasay ng panalangin. Tama ho bang isipin na nagbabago ng panahon, basta makadaan na lang sa simbahan, mag-sign of the cross, okay na yon? O kailangan ba ho bang ibalik yung mga tradisyonal at makalumang paggunita ng mahal na araw? Okay naman po yung mga traditional, devotional. Nakakatulong po yon. Pero sa akin po, mas importante po yung mula sa puso eh. Na only the heart. Kung puso nang nagsasalita, kahit ano yan ay nagagawa mo dahil sa pag-ibig, no? Marami kasi sa atin, kunwari, nagdadasal, hindi mula sa puso, kundi mula lang sa nguso. Kulang. Basta sincere, humble heart. Yun po sigurang nais ko emphasize. Ano man ang mga devotion natin, kahit simple lang, kahit saglit lang, pero yung galing sa puso at sincero, at taimtim, at mapakumbabang puso. Yan po ang tinitigan, hinahanap ng Panginoon sa ating lahat.
Oh, mm-hmm. Right. Father Jerry Orbus, ano, parte po ng Semana Santa, of course, kanina po natin nababanggit yung pagninilay, nagre-reflect po tayo. Kayo po, Father, baka po mayroon po kayong words of wisdom doon sa ating homily. Actually, Father, nanonood ako sa homily channel nyo po pagka ano. Ay, thank you. Opo. Ano po ang pwede nyo maibahagi doon sa ating mga kababayan? Lalo na po yung mga pinanghihinaan na ng loob at medyo may pinagdadaanan sa mga ganitong panahon. Oo. Tama, napakaganda yan, Sister L, kasi let's face it, maraming sufferings eh. At saka, ang suffering natin talaga, actual yan. Pain is pain. Pain is real. Pero don't forget, ang experience ko po kasi, yung pananampalataya, yung mindset mo, yung pananaw mo, problema, pero yung pananaw mo nababago eh. Yung problema, baka hindi natin mabago. Mga tao sa paligid natin, hindi mabago. But it's your faith, yung mindset mo. For example po, 2018, nagka-cancer po ako. Napakahirap na intindihin. Pero sabi ko, Lord, hindi ko alam bakit ganito, pero bahala ka na sa akin. Ibig sabihin, nilampasan ko na, inakyat ko na yung sarili ko. Nandiyan pa rin problema, pero magaan na po. Yun lang po isang napakagandang epekto. May rason, may kahulugan, ang paghihirap, at naiialay ko rin sa iba. O for example po, yung chemotherapy, napakahirap po. Mawawalan ka ng gana, pati makamoy ka ng pagkain, ayaw mo. So, I lost 50 pounds. Ako ba'y naging malungkot, miserable? Hindi po, sabi ko, salamat Panginoon, pumayat na ako. Yun ang pananaw ko, magaan. Yun po sana huwag kakalimutan. Kasi ang pag nandyan po ang Panginoon sa puso natin, gumagaan po at lumiliwanag ang kadiliman. So, kakapit tayo sa Kanya. On a personal note, Father, kumusta na kayo ngayon? Okay po, you know, I'm happy to tell you, salamat sa Diyos, salamat sa mga dasal, salamat sa isang santo. May I like to talk about him, si St. Ezequiel Moreno. Ito po isang santo na taga-Espanya na nagtrabaho sa Pilipinas ng 15 years. He was in Batangas, Mindoro, Palawan, Cavite, Las Piñas. And yung santong ito is the cancer patient, patron of cancer patient. Hindi ko siya kilala noon eh, pero may nagbigay ng statue niya. Palagi ko na sa kapilya. And one day, tinignan ko yung statue niya, parang meron butil-butil ng pawis. One week later, hindi lang pawis, meron ng luha sa right eye. Nagparamdam po. I mean, cannot explain it, but the perspiration and the teardrop stayed on for the next four months. Hanggat mayroon akong chemotherapy. Nagbigay po ng lakas loob sa akin si St. Ezequiel Moreno. Agustinian Recoleto. And you're doing well, very well now, Father. Yes, I'm sure. Yes, salamat. I'm cancer-free for 5 years now. Wow. Hindi na namin itatanong kung ano bang cancer ang tumama sa inyo. Basta mahalaga ay magaling na po kayo. You're okay now. Father, siguro susugan ko lang ho yung tanong ni Sister L. Message nyo na lamang po sa mga ngayon, kagaya ninyo na may pinagdadaan ng malubhang sakit. Doon sa mga gusto nang kitilin ang sariling buhay, wala lang pag-asa, tila ba para sa kanila, hindi na wala nang kabuluhan ng mabuhay. At pangatlo, doon sa mga may mga siguro may pinagdadaan ng mahirap na tawiring tungkol sa relasyon at problemang personal. Ano po ang mensahe ninyo sa kanila, Father? Yes, salamat po. Well, yung palagi natin sinasabi po, kung may pinagdadaanan ka, daanan mo lang. Kaya nga pinagdadaanan yan, lilipas din yan. Huwag kang umistambay dyan. Ibig ko sabihin po, no? Everything is passing. Lahat po matatapos. Walang bagyong forever eh. Sabihin po unang-una, and kasama mo si Lord. Be still, know that I am God. Psalm 46:10. Uminahon ka, ako ay Diyos. Ako'y makapangyarihan, mahal kita, hindi kita pababayaan. Yun lang po nagbibigay ng lakas. Kaya minsan nga nagkita kami ni Deo Macalva. Ako, Deo, hindi mo ba alam napakaganda yung pangalan mo? Deo, God. Kaya makalma ka lang.
Apaka, God is with you, di ba? At saka, alam nyo, ito po sa mga may pinagdadaanan. Kung may pinagdadaanan ka, magpasalamat ka. Bakit? Kasi hindi ka pa dinadaan. Ibig sabihin, nasa karuahe ka na, ay dinadaan ka na lang. Ngayon, nagdadaan ka, ikaw pang dumadaan. Pahabol daw, Father, yun daw pong, ano daw po bang mensahe ninyo doon sa mga nayayamot na't galit na galit na sa hindi makasingil ng utang. Ito talagang mga ito. Kasi napabanggit daw ninyo yung finances, kaya daw hindi makapag-outing. Oh. Eh, lalakas ng loob mangutang. Nangungutang pag kasi. Naman, pagka naman siningil, sila pa ang galit. So ano daw po ang mensahe ninyo doon sa hindi makasingil? Oo nga po, napakahirap talaga. May nag-advise nga kung may umuutang, sabi mo na lang, hindi na lang utang to. Kasi kung utang, mag-expect ka, yung kaibigan mo, baka hindi mo na kaibigan kasi akala niya, pero na lang tinatanong mo palagi. Uh-huh. Well, anyway, kung nandun ka na sa sitwasyon na yun, di, you keep trying. Walang guarantee po eh. Pero kung kwan eh, siguro, ikaw mo na lang, ipasadyos mo na lang kasi ganyan talaga. Eh, wala naman... Walang talagang perfect justice, justicia talaga. Ipanalangin na lang para na makabayad. Parang nakaka-relate ako dun sa sinabi ni Father na ipanalangin ko na lang. Father, isang kaibigan po ninyo ang nagpapakumusta sa inyo, si Undersecretary Jeremy Regino ng DOTR. Kumusta daw po kayo? Jeremy, kumusta yung ilay? Opo. Jeremy, I was in the Dagupan yesterday for recollection healing mass. Uh-huh. At CSI, about 3,400 people. Beautiful experience. Nakaka-touch po na yung sacrifice. Salamat sa lahat ng mga those who keep trying. Siguro, importante palagi sa akin yung listen to God. Kasi, minsan di tayo nagdadasal, pero nagdadasal din. Pero, bakit ganun? May mga taong dasal ng dasal, pero pareho pa rin ang asal. Matapang, masungit pa rin, mayabang, ismosa pa rin ganun. Kasi sometimes we are not really listening. Makinig lang, tumahimik lang. Kayo, makalma. Father Jerry, maraming salamat po at God bless you more. Marami pa po kayong mabibiyayaan ng inyo pong palaging partner pangaral. Si Father kasi may nag-homily siya online. So, pwede, Father, yung channel nyo, baka may gusto pong, yung mga, kasi pagka ganun, pag medyo, ano ka, may nangihinaan ka lang. Ang lakas, ang ano, ang laking bagay, yung mga ganong mapapanood mo, iba yung na-uplift yung, Nagla-live kayo palagi sa Facebook o sa YouTube, Father, di ho ba? Yes, mayroong Facebook at YouTube channel po tayo. Lagay lang po yung Jerry Orbos stories, jokes and reflections. So you're welcome. Very uplifting. Just to maitaas lang ating moral, maalala natin na nandiyan ang Panginoon. Okay. And then again, bago namin kayo tuloy pakawalan, lastly, ano ho ang inyo uling mensahe sa buong mamamayang Pilipino na narito sa Pilipinas man at sa ibang panig ng mundo na naniniwala at kaisa natin sa ating Holy Week reflections? Ano po nyo, isa lang naman ang message ng Holy Week, mahal tayo ng Diyos. Ganun na lang pagmamahal ng Diyos. Pinadala niya ang sarili niyang anak na nagmalasakit, nagdusa, namatay at nabuhay muli para magkaroon tayo ng buhay na tunay at buhay na walang hanggan. Mahal tayo ng Diyos. Don't give up on that, mga kapatid. Mahal ka ng Diyos, maging sino ka man. Thank you. Father Jerry. No condition. Kahit ikaw ay bad boy, maging puso mo'y sinungaling paminsan-minsan, mahal ka ng Diyos. So naman, di na natuto, ikaw pa, I love kita. Iba ang Father Jerry. Father, thank you so much po. Father Jerry, salamat po na marami sa inyo. At binibilisan ko yung lahat ng lang Ama. Meron nung pahabol ding joke sa inyo. Father Jerry, ipanalangin mo kami, sana dalawa ang puso ko. Bakit ganun dalawa ang puso? Kayo mga joke ninyo, pati si Father Jerry. Oo, idadamay niyo pa. Father Jerry, salamat po na marami sa inyo. Kamsahamnida, saranghe. Okay, Papa, Father Jerry. Thank you, Father. Missionary. Korea, 4 years. I speak Korean.
Sige. Salamat po, Father Jerry Orbos. Arigato. Alright, thank you. Ingat. Okay. Thank you, Father Jerry Orbos. Ikukumusta na lang po namin kay Lakay. Naglalaba po kasi yata. Ayun. Salamat po, Father Jerry Orbos. Mga papanalangin ninyo kay Father Jerry. Mga sana dalawa. Sino ba kasi nag-message sa'yo niyan? Be faithful and be loyal. Ikaw talaga. Sino ba nag-message sa'yo niyan? Anong pangalan? Huwag naman. Baka selfin ka. Sabihin naman binubuking natin siya. Ayoko naman sabihin si Enyel para sa iyo. Huwag naman. Naka-standby si Enyel. Madadamay pa. Babalik tayo after the break. Ako po si Henry Uri. Sister El po, Elaine Apit. Thank you. Dapat, sabi ng mga nakikinig sa atin, dapat yung mga hindi nagbabayad ng utang na, pinaupo-ombudsman yan eh. Hindi. Ang ombudsman po ay, ang nililitis dyan po ay, mga tauhan lang ng gobyerno na gumagawa ng katiwalian. Mm-hmm. Mga hudas. Galit na galit yung mga... Uy, grabe! Galit na galit yung mga hindi nagbabayad ng utang. Ano ba galit kayo? Na galit, gusto mo nakit. Hindi, ang nagagalit nga, yung sinisingil, mga hudas talaga yung mga maniningil. Grabe naman! Hindi, kayo, mahal na araw na. Magbayad na kayo. Ako sana talaga magbayad na. Kasi kailangan din naman po ng pera. Oo, kayo talaga. Hindi makapag-bitch yung iba dahil inutang ninyo, pinangako ninyo na bago magmahal na araw. Wala na. Mag-aagwanta na lang mga yan sa kwan. Hindi, tsaka pagka nangutang ka, kaya nga po utang. So, kung wala ka po kayong planong bayaran, sabihin mo, manghihingi ka. Para hindi na lang po umaasa. Sige, mamaya, pahingi na lang ako, ha? Pagkalabas natin. Sige, bigyan kita. May 20 ako dyan. Bigay ko talaga sa'yo yan. Antipolo PNP at LGU, nakahanda na ho sa alay-lakad ng mga Katoliko sa Semana Santa. Si Ari Chamber 52, Edniel Parosa. Edniel? Henry at Sister L, naka-all set na ang Antipolo City Police, maling asama lang lungsod. Sa inaasahang dagsa ng mga Katoliko, nasa tabak sa tradisyonal na alay-lakad ngayong Semana Santa. Noon pa man, pamoso ng tradisyonal na inakyat sa mga Katoliko itong Semana Antipolo, lalo na ng mga taga-Metro Manila at mga taga-Quiapo tuwing Holy Week. Bukas, alas 6 ng gabi, nga Martes Santo hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan, labing dalawang kalsadang isasara para sa alay-lakad. Ito ay ang Tikling, bahagi ng Tikling, maging J.P. Rizal, T. Oliveros, M.L. Quezon, Carigma, San Jose, Masasay, Bonifacio, De La Paz, Dang Bacal, Marikman at Cabrera Road, at itong kinatatayuan natin na si Lewis Street. Sa panayon ng DZ Rich Nuski, Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, pinang Antipolo Police, sinabi niya nga, dalawang daang tauhan ang nakakalat sa alay-lakad, bukod pa sa augmentation mula sa Provincial Police Office, bawat dalandaan at 50 kilometro o metro, 250 meters, ng ruta ng alay-lakad, popos yan ng kapulisan para matiyak ang kaligtasan ng mga Katoliko sa kanilang tradisyon. Sinasagawa itong alay-lakad sa Our Lady of Good Voyage bilang simbolo ng pilgrimage mula sa Jesus Nazareno ng Quiapo patungo sa kanyang ina. Samantala, gaya nung nabanggit ko, nandito nga tayo ngayon sa may C. Lewis Street. Nasa aking likuran yung Grand Terminal ng lungsod ng Antipolo kung saan matatagpuan yung ilang mga biyaing probinsya na hindi ka na bababa sa Cubao o sa PITX para lamang makarating sa Bicol at ilan pang bahagi ng Visayas gaya ng Samar. Para doon sa mga taga Rizal gaya dito sa Antipolo na may advice sa mga lalawigan, may option silang sumakay ng metro bus papunta doon sa Cubao sa Quezon City para magtungo sa mga provincial terminal o dumiretso na sa mga biyahe gaya ng Naga, Bigao, Kamalig, Caraga, Sorsogon, maging doon sa may Katarman at ilan pang bahagi ng Samar. So, Edgel, kanina nakita namin pang Bicol, Henry. Diyan yes. Sa Antipolo, may diretso ng Bicol hanggang Visayas region. Correct. Meron dito, meron ditong metro bus, Pakubaw, meron din diretso ng Bicol at Samar. Pero, gaya nung nabanggit at nakikita nyo ngayon sa ating videos, ay wala pa gaanong tao. Kagaya doon sa BFC sa Marikina, ang sinasabi ng mga operator at mga dispatcher, ay ang expected nilang dating ng bulto ng mga pasahero dito, inamaya pang hapon, pagtapos ang oras sa pasok ng trabaho, lalo na sa pamahalaan na nag-deklara na ng half day ngayong araw ng Miyerkules. Very good. At least hindi na sila lalayo. Pero teka muna,
Yung Antipolo, Sister L, Angel, kilala yan doon sa Hinulugang Taktak, maliban doon sa Antipolo Church. Ano yung Hinulugang? Kumusta? Bukas ba? Bukas ba yung Hinulugang Taktak? Kasi isasara, alam ko may schedule silang Henry na inilabas. Mahirap lang magsabi yan. Pero hindi ako nagkakamali, may mga araw na sarado yung Hinulugang Taktak. Itong daan na nasa likod ko ngayon, na kayo nakita nyo yung puro ng baleteng yan, paglapas niyan, ay dyan yung daan pa Hinulugang Taktak. At yun nga, dinamagit mo na pamosong pasyal kaya lang kung dito ka lang din naman maglalakbay sa Rizal, i-explore mo na rin yung ibang mga towns dito at mga bayan. Pero isilipin lang ng ating mga kababayan yung official announcement na the policy government sa kanilang Facebook page. Doon ko nakita yun, Henry, nakalimutan ko lang kung ano yung schedule ng Hinulugang Taktak. Pero dyan sa likod ko, Hinulugang Taktak, at dyan din yung ineran tindahan ng mga suman na kung ikaw ay pagkain sa iyong mga probinsya, magbaon ka na ng iyong pambaon sa kalye. At kilala rin na masarap itong mga kakanin dito sa Antipolo City, lalawigan ng Rizal. Alright. Bye pa rin mula rito sa kanto ng Silawis at Sumulong Highway. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Deezer H, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Kamusta tayo, Pilipino? Thank you, Edniel. Si Edwin, nasaan ba si Edwin ngayon? Ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority, may apat na araw na libreng sakay mula Monumento Circle hanggang dyan sa Maya Caloocan. Sa Caloocan hanggang Baclaran mayroon din. RH23, Edwin Duque sa detalye. Edwin. Tama, Miss Eileen, Boss Henry. Dahil sa kakulangan ng mga pampasahero jeep na biyaheng Monumento to Baclaran, hanggang sa mga oras ito ay patuloy na nagpapatupad ng libreng sakay ang MMDA. Mula pa kaninang umaga gamit yung mga ilang bus na nakaparada dito sa monumento. Ayon sa kanilang operation officer, magtutuloy-tuloy ito hanggang sa araw ng Sabado para magabayan yung mga kababayan natin na pahirapan, lalo na yung napakahaba ng pila dito sa kaban ng Rizal Avenue. Ito yung karamihan ay biyaheng Maynila hanggang Baclaran. Mula pa ka rin ng umaga ay kakaunti yung bumibiyahing jeep habang inasahan na ngayong maghapon na ito ay marami yung inasahan dadagsa sa mga bus terminal sa Caloocan, dahil lahat karamihan dito ay manggagaling naman ay iba't ibang bahagi ng NCR at Southern Luzon na sila yung inasahan mag-uuwian ngayong araw. Dahil kung half day ngayon o mamaya ang hapon ay dadagsa na itong mga terminal, kaya yung may kit pinatay ang 400 bus ng Victory Liner ay nakahanda na ngayon, bagamat punuan na yung biyahing Cagayan, pero magkakaroon pa rin daw ng mga extension na sasakyan para may sakay yung mga kababayan natin na hindi nasakop ng mga pinapabok. Dahil yung huling pabok hapon na biyahing Norte ay ngayon yung biyahe, kaya nasang sabay-sabay ngayon, kaya nag-ready naman ng Caloocan Police ng mga pwersa para bandayan yung mga terminal. At itong monumento at bahagi ng EDSA at bahagi ng Rizal Avenue ay nakapesto na yung ating mga kapulisan para yung inasang pagdagsa ng maraming pasero kayong araw ay magabayan at mabigyan ng seguridad. Wala pa rin dito sa Caloocan, ako pa rin sa RS 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edwin. Kumusta ka raw? Sabi ni Pards ng Bayan, si Austin. Aba naman, oo. Si Austin Dennis Trillo Bradley Magsino. Hoy kapatid, kumusta ka? Sana magpapadala ng almusal. Ay talaga ba? Hoy kapatid, pagkawa hindi yan dumating, sinasabi ko sa'yo, magpakita sa akin. Nasabi ni, sige, ako na ang bahala sa inyong tinapa at sinangag. Ayun. Dahil ngayon naman ay Semana Santa. May itlog ba yan? Bradley, Austin, bahala ka na. Bata mo kami. Malakas na buhos ng ulan, nararanasan sa Aurora ngayong Merkulis Santo, si Grace Ansano, RH number 25. Grace! Grace Ansano? Matinding pag-ulan sa gitna ng tag-araw. Nararanasan ang malakas na pagbuhos ngayon sa lalawigan ng Aurora. Kaya naman, dahil nga ngayong araw na ito, Merkulis Santo, nagsimula na ang pagdagsa ng maraming mga motorista. Kaya kasabay nito ang maraming bakasyonista. At alam natin, pag ganitong panahon, mga reunion, isa sa mga binabantayan ngayon dahil nga sa patuloy na pagbuhos ng ulan na nasa gutter gitna ang lalim ng tubig sa ilang mga pangunahing lansangan sa bahay ng Baler. Lalo na yung patungo, yung
kalsada patungo doon sa palengke. Ito ngayon ay medyo may kataasan ang tubig hanggang kalagitnaan ng binti natin. Ang bahagi nga ng San Luis, ito ay may dalawang falls na babantayan ngayon dahil na ito'y dinarayo yung Kaunayan Falls sa El Pimentel, Barangay El Pimentel, at ang Mother Falls naman sa Barangay Bitumabo. Inaasahan kasi na marami ng turista ang pupunta dyan at sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, posibleng tumaas ang tubig. Kaya eto ngayon ang paalala ng LGU na kailangan ng pag-iingat at anumang oras pwedeng ipahinto raw nila ang pagpapapasok sa naturang falls. Yan muna, Henry. At Elaine, ang ating situational report. Ito, si RH25, Grace Vera Sanzano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Grace. Ingat sa mga aakyat. Papunta ng Aurora Baler area, ha? Mm-hmm. Madulas-dulas na ho ang kalsada marahil sa lugar na yan. Hindi lang naman ho dyan eh. Basta kung kayo maglalakbay, maski sa ampanig po ng Pilipinas, Sister L. Mm-hmm. Ay, dahan-dahan lang. Kayo ay nag road trip, enjoyin ninyo yan. Huwag kayong makipagpatintero at makipagsabayan. Oo, tsaka huwag kayong may mga kasi yung ugaling mag-overtake. Yung nag-overtake, lalo na pag-alanganin. Ingat-ingat po ha, lalo na't marami na aksidente. Alright. Samantala, ang operasyon po ng ating Philippine National Railways ay may ilang mga pagbabago. Mm-hmm. At kaugnay po nito ay kakausapin natin ang ating Undersecretary for Railways na si Yusek Jeremy Rehino ng DOTR. Yusek, magandang umaga po sa inyo. Henry Uri here with Sister L dito sa DCRH. Good morning. Good morning, Yusek. Good morning po. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga din sa ating mga tagapakinig. Apo. Yusek, kami mangungumusta. Napatawag kami sapagkat yung ating mga kababayan para maimpormahan natin. Ano yung mga pagbabago? Ano po yung mga development ngayon sa PNR? Simula bukas po, hihinto na po ng 5 taon ang operasyon ng PNR mula Governor Pascual dito sa Malabon. Mm-hmm. Papuntang Tutuban hanggang Alabang po. Last year po, huminto na tayo sa Alabang papuntang Calampa. Mm-hmm. Ito po ay upang ipagbigay daan ang konstruksyon ho ng bagong PNR. Yung bagong PNR ho na tinatawag na North-South Commuter Rail, mm-hmm, ay siyang ginagawa ho natin mula Clark, dire-diretso hong Maynila, Metro Manila, tatawid po ng Metro Manila, tuloy-tuloy po ito hanggang Calampa. At Calampa naman, vice versa. Elevated po ito. Mas mabilis po, 120 kilometers per hour. Mm-hmm. At saka, dugtong po ito sa subway, dugtong din po ito, nakalink po itong, nakadikit po ito sa Line 1, Line 2, Line 3, MRT 7, MRT 11, MRT 4. So, magiging integrated po ang biyahe natin ng mga pasayerong taga-Riles po. Mm-hmm. So, at ang biyahe po nito, mas madalas pa, depende ho sa ridership. Kung ang ridership po natin is, kung depende po sa ridership, ang every 10 to 15 minutes may bago ho tayong biyahe. So, mm-hmm, kung nakarating ho tayo sa estasyon, napag-iwanan na ho tayo ng unang nakadaan na po yung unang tren po, ay hindi po tayo maghahantay ng matagal at meron, mm-hmm, na pong bago. Opo. So moderno, mabilis, mm-hmm, makabago, at kung mas konbinyente na tren at trilles, bagong PN... Pa po. Oo. Mas ligtas. Reliable. Oo. Mm-hmm. Na PNR from Clark to Alabang hanggang makatugpa tayo ng kanya, magkakaroon tayo ng pagpapahinto muna ng operasyon nitong existing sa ngayon na Yusek. Opo, ka Henry. Oo, mm-hmm, kaya para baka isipin ng ating mga kababayan eh, ipinahinto na walang dahilan. Mm-hmm. Meron po, sapagkat sa loob ng 5 taon, mm-hmm, makakakita na tayo ng mas ligtas,
mabilis, makabago at elevated, ibig sabihin, itinaas na para modernized na ito. Kagaya ito, Yusek, doon sa mga tren, doon sa mga nakarating na sa ibang bansa, wala nang pagkakaiba ito doon sa mga tren halimbawa gaya ng Japan, Singapore at iba pang bahagi ng mundo. Opo, kung ano po yung modelong trend nakikita po natin sa Japan, ay isa pong makikita natin dito sa bagong PNR po, hanggang Galamba. Bukod po riyan, mas reliable po kasi yung kasalukuyang trend po natin na umulan lang po, buwa lang po ng konti ng 6 inches, ay hindi na po yung mga trend natin at magpapahupa muna ho ng baha. Eh dito po, dahil elevated po yung trend natin, katulad ng line 1, line 2, at saka line 3, ay pinakahuli hong hihinto ito ng biyahe. So, Yusek, dahil po dito sa modernize na po ito, after 5 years na maging operational na, so inaasahan po natin na malaking tulong din ito sa decongestion pagdating po doon sa traffic dito sa Metro Manila. And gaano po karami ang ma-accommodate nitong modernized na PNR po natin pag nag-operate na po ito after 5 years? Ang kapasidad po ng bagong PNR po ay 800,000 passengers per day. At sinataya po sa unang taon ng pagbiyahe po nito ng buong linya po mula Clark hanggang Calamba, sa unang taon po ay aabot po, tinataya pong aabot po magsisimula sa 350,000 passengers per day at aakyat po ng more than 500,000 passengers per day in the first year of operation po. Apo. Of complete operation. At teka, I understand, kasi marami ho ngayong mga mag-uuwi sa parting Bicol, yung matagal nang hindi nag-operate na PNR natin sa Bicol, operational na po ito. Yusek, tama po ba? Meron po tayong tumatakbo na tren ngayon mula Dipokot hanggang Naga at Naga hanggang Legazpi. Pagkatapos ng stop operations, kukumpunin po, ayusin po natin ng maayos, i-maintain na po natin ng maayos, i-fine-tune po natin yung mga trend natin at pagkatapos po, panadala naman po natin sa Southern Tagalog at saka Bicol yung mga trend na, na hindi na ho natin gagamitin dito sa Metro Manila. Ibig sabihin po, madadagdagan po tayo ng biyahe sa Southern Tagalog at saka sa Bicol region po. Yung kabawasan po ng Maynila ay karagdagan po ng Southern Tagalog at Bicol region po. Ayun. So yung mga hindi na muna gagamiting mga tren dito sa bahagi ng Metro Manila, pagkatapos na ayusin, kumpunihin ang mga riles, marahil from Lucena going to Bicol or Lucena going to San Pablo, mas dadalas at mas gaganda ang biyahe ng tren. Tama ba, Yusek? Opo, mas dadalas po yung biyahe ng tren, pero mga lumang bangon pa po ito. Pero din po tayong ginagawa ngayon na bagong linya, bagong PNR din, mula Calamba hanggang Daraga International Airport. Ito yung tinatawag natin na South Long Haul. Kasalukuyan po tayo ay namimili na po ng mga lupa o right of way sapagkat bagong alignment po ito, bagong linya po. Diretso na po ito, hindi ho katulad nung pakurba-kurba ho na lumang alignment po ng PNR. Ito dire-diretso po para mas mabilis po ang takbo ng tren at saka ang maximum speed po nito is 120 kilometers per hour. Mm-hmm. Pwede hong umabot pa ng 160 kilometers per hour ang takbo ho. So mas mabilis na po ang biyahe natin papuntang Bicol pag nagawa na ho yung South Long Haul. So parang in the meantime, habang ginagawa po yung South Long Haul, ang gagamitin po natin ay yung lumang linya po ng PNR papuntang Bicol. Ayun, sapagkat yung bagong dire-diretsong riles, yun ang magiging daan naman ng mga makabagong tren mula sa Southern Tagalog papatungong Bicol. So technically, Yusek, pagka lahat ng ito yung natapos na, magiging konektado na from Clark to Bicol. Opo, kasi ho, mula Clark,
babiyahe to sa dire-diretso Kalamba. Tapos mula Kalamba, babiyahe tayo dire-diretso hanggang Daraga International Airport. Convenient, naging convenient ang biyahe. Kaya doon sa mga mananakay ng tren, yan po ang dahilan kung bakit pansamantala, medyo pansamantagal nga lang. Pero maganda naman ang magiging kapalit. Ang magiging kapalit. Alam mo, sobrang natutuwa ako kasi mabilis na pauwi sa amin. Sabi ko. Opo. Pero Yusek, may mga alternatibo naman tayong mga sasakyan na maliban, halimbawa eh, baka nag-expect yung iba na may ruta ba ng bus na dadaan dun sa mga lugar kung saan ihihinto ang operasyon ng tren. Opo, kami po yung nagpapasalamat sa LTFRB dahil upang ibsan ho ang epekto po ng paghinto ng operasyon ng PNR dito sa Metro Manila, nagbukas po ng mga bagong bus routes o special routes at special franchises ang LTFRB para mabigyan ng alternatibong sakayan yung ating mga pasahero. Mm-hmm. Yung mga bus ho, bagong bus na itinilaga ho ng LTFRB ay magkakaroon po ng mga bus stop malapit po sa estasyon na kung saan po malapit po sa estasyon na kung saan po meron ho ang PNR. So, ayun. So ganun po ang mangyari po. So yung mga dati pong mga pasahero, mga ating mga pasahero na labas-pasok po sa mga estasyon, doon po ganun din po malapit po doon ang bus stop po na itinilaga ng LTFRB. Very good. So hindi rin na mawawalan ng alternatibong sasakyan yung ating mga pasahero. Yusek, salamat po ng marami sa inyo sa paglilinaw sa inyong oras. Maraming salamat din po sa inyo. All right. Thank you po. Thank you po, Undersecretary Jeremy Rehino ng Department of Transportation. Undersecretary natin, for Railways. Oh, ano lang natin, parang GM pa yung nakalagay. Yusek na po si Jeremy. So, linawin natin, limang taong isasara ang relay simula po sa area ng Malabon hanggang sa Alabang. So, ngayong araw na ang huling biyahe niya. Sapagkat kinukumpuni po ang bagong relays na elevated o mataas para po malagyan ng makabago, mabilis at magligtas na tren na manggagaling pa po mismo sa Clark. So pagka po naayos, sapagkat halos pa mabilis na pong matatapos yung Clark to Bulacan, Bulacan to Malabon, Valenzuela area hanggang sa Alabang, makakakita na tayo in 5 years ng mabilis na mabilis at mas ligtas at mataas na release ng tren from Clark to Alabang. Ito po yung yung tinatawag na North-South Commuter Railway. Ngayon, yun namang mga hindi nagagamiting tren na tumatakbo ng area ng Manila ay ililipat po sa Southern Tagalog pagka nakumpuni at naayos na yung mga relays, sapagkat ang sitwasyon ho ngayon sa relays, ang dami pong squatter, ang dami na pong naka mga shanties at dami ng may mga sira-sira na pong tulay na kinukumpuni po ng PNR ngayon. May mga relays na putol ang bakal. Actually, marami. Walang bakal na halos. Tinayuan na ng mga establishmento. Kaya po, kailangan mo ng linisin, ayusin, kumpunihin at ilipat yung mga nakatira riyan para po magamit uli yung relays from Kalamba to Bicol. Sa Daraga. At pagka po naayos na yung relays, yung mga tren ay ililipat na po riyan, tatakbo muli yung pong Kalamba to Bicol ng dahan-dahan lang, utay-utay. Sapagkat Sister L, kung makakadaan kayo dun sa mga relays ngayon, mauunsa mi kayo sapagkat talagang gaginawa ng titirahan ng mga binibisita kayo ng nakaraan Kaya sabi nga ni Yusek, mamimili na tayo ng mga right of way para ililipat ng dire-diretso lang yung relays. Pero habang ginagawa yon, yun munang may temporary yung luma. Ayusin lang. Para ma-maximize. Kaya kung yung mga nakatira sa relays, kayo muna aming ililipat ng mas magandang tirahan. At hindi kayo nagigitla pag may dadaang pag may matating na tren, umaalog-alog din sila. Alright, teka muna. From relays ng trend, dumaan muna tayo at huminto at alamin natin, si Sherwin Alfaro pala, kasama si Secretary Bautista ng Department of Transportation, nag-inspect dyan sa airport. Sherwin, good morning.
Henry, maganda umaga. Ito na, tsempohan ko. Nag-check. Nagbubuk lang kanya. Dahil napakaluwag ng mga paliparan sa mga oras na to. Mm. At isa-isang ang inikot ni Secretary Gina Bautista itong mga paliparan ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 at Terminal 4 ngayon para i-check yung kondisyon ng mga mananakay na babiyahe sa araw na ito. Dahil expected ngayong tanghali, magsisimulang tumaas yung bilang ng mga babiyahe dahil deklarado na sa gobyerno na suspendido na ang pasok sa opisina ng alas 12 ng tanghali ngayon. So, in-expect na tataas pa yung volume ng mga babiyahe ngayong araw. At kasama natin si Secretary Jaime Bautista sa pag-ikot kanina sa Terminal 2. Napansin niya na maayos at maluwag yung paliparan para sa mga sasakay nga hahabol ngayong araw na ito para sa kanilang mga flight. At maging doon sa Terminal 4, pagdating namin dito, halos bakante na yung mga check-in counters dahil nga nauna kaninang umaga yung bulto at ngayon ilang flight na lamang yung nakatakda ngayong hapon. Ngayon sinusubukan ni Alright. Sige. Pwede ba natin makausap si Secretary? Ito, si Secretary. Sir, si Henry Uri, like tayo sa Leader H. Sir, kamusta yung pag-iikot yung mga terminal po ng paliparan? Okay naman. Henry, good morning. Good morning, Secretary. Kasama ko po si Sister Good L. Good morning, Opo. Sec. Opo, Sec, kumusta ang overall situation ngayon sa ating mga lahat ng paliparan? So far, ang pinuntahan ko ngayon ay Terminal 2 at saka Terminal 4. No? Mm-hmm. So far, maayos naman yung flow ng mga passengers natin. No? Mm-hmm. Maganda yung kanilang experience in terms of checking in dun sa kanilang mga airline counters, no? Okay din yung pagpasok nila, pagdaan sa security checks, no? Mm-hmm. And komportable naman yung even yung temperature din sa Terminal 2 and ngayon nga nandito ako sa Terminal 4. Mm-hmm. And nakita ko may maayos man, maganda ang travel experience para sa mga pasahero. Apo, ang palaging binabantayan diyan ay ang daloy ng kuryente, ang congestion at yung traffic ng ating mga eroplano, kumusta po ito? Ay, maayos, no? In fact, kahapon, napakaganda nung on-time performance ng mga airline, no? 86.8% sa lahat ng airline, no? Sa lahat ng mga terminals, no? 1, 2, 3, and 4, more than 800 flights, 128,000 passengers kahapon, no? And natutuwa nga ako at kinukongratulate mga management ng MIAA dahil napanatili nila yung magandang on-time performance, no, ng mga airlines. So, kasi para magawa natin yan, kailangan ng teamwork, kailangan ng tulong ng lahat, no, para maging maayos yung paglipad ng mga aeroplano, no, pag-alis at pag-land ng mga aeroplano. Mm-hmm. Uh-huh. Secretary Bautista, sir, kumusta po yung ating mga international flight? Karamihan po kasi, di ba, marami sa ating mga kababayan, lalo na kapag ganitong mahaba-haba ang bakasyon ay talaga namang abroad, hindi marami sa atin ang gusto nagta-travel abroad. Kumusta po, lalo na pagdating duwas dyan sa area ng immigration, ang sitwasyon po natin dyan sa paliparan ngayon, sa NAIA? Ako kahapon at saka nung Monday, no, pumunta ako ng Terminal 1 and Terminal 2. Terminal 3, I mean, no? Apo. And maayos naman yung flow, yung pila doon sa immigration, no? Nakausap ko rin yung ibang mga immigration officers and talaga namang kumpleto yung kanilang lineup, no? Na pag maraming pasahero ay lahat ng counters ay bukas, no? Mm-hmm. Natutuwa ako doon sa koordinasyon ng lahat ng mga government agencies dyan sa ating mga terminal, especially sa Terminal 3 and Terminal 1. No? Mm. Wala nang hinahanapan ng yearbook, Secretary. wala na yan. No? Apo. Wala na yan. Alright, so we're expecting for a safe at secured, of course, convenient airport, Secretary. Kaya siguro, hindi naman 100%, there's no such thing as perfect system, pero mm-hmm. at least, hindi na magyayari yung mga na-experience natin before. Hindi. No? In fact, kahapon naman, pinuntahan ko din yung CAAP, yung ating CNSAPM. Ito yung Air Traffic Management System. Apo. No?
sigurado natin na yung buong system ay working, no? Na yung mga tao ay kumpleto, no? Kumpleto ang lineup, no? And kinausap ko sila na siguraduhin natin na walang abiryang mangyayari, especially ngayong Holy Week. No? Alright. Secretary, salamat po ng marami sa inyo and enjoy also. Alam ko, kayo'y napakarami pong trabaho. Sana makahanap din kayo ng oras para makapagtampisaw man lang, baski ilang oras. Secretary. Thank you, Sec. Sige, salamat, Henry. Salamat. Salamat, alright. So, Secretary Heidi Bautista. So, Ren? Si Bautista, at susubukan din ng, alam mo, si Secretary, halos punong-puno ang schedule nito. Pero, actually, wala nga itong, hindi naka-schedule itong Terminal 4, pero sabi ni Secretary, baka mamaya magtampo ang Terminal 4, pagdating natin nasilip. Pagdating namin, ikot kada ginawa ni Secretary dito sa loob ng terminal at para nga makita yung maayos na function nitong paliparan para sa ating mga kababayan na dadagsak mula mamayang hapon pa at mamayang gabi. Yan yung magbabiyahe sa daan dahil nakalatag na ang offline biyaheng ayos ng Department of Transportation. Live mula dito sa Naiya Terminal 4, RS number 6, Sherwin Batalfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Sherwin. Yan ang opisyal. Nag-iikot. Lipad na. Oh. Nakakatuwa lang na nakikita mo yes. ang secretary ng Department of Transportation mismong nandyan sa terminal. At may assurance na tayo na kung magkakaberyaman, huwag nating iisipin palagi na sa panahon na kahit na tao nga, nagpapahinga, anong tawag rin yung mga computerized system nila. Hindi naman yan, there's no such thing as perfect system. Yes, pero ang maganda niyan, he's on top of the situation, kinausap na lahat, proactive. Yun ang importante rin. Yun yung mahalaga. Alright. Thank you, Secretary. Salamat, Sherwin. 26 minutes after 9 in the morning, I'm Henry Uri. Sister Elpo, Elaine Apit. This time check is brought to you by ACS. May reliever ka kaagad. Opo. Si Henry Uri. Thank you, Justice. Saan ho ba kayo magbabakasyon? You deserve also a quick vacation. Alam mo, pag taong gobyerno ka, Sister L, gustuhin mo mang magbakasyon ng mahaba-haba at matagal-tagal. Hindi eh. Dahil on-call ka palagi, lalo na huwag naman sanang. Ayaw naman natin mangyari. Pare-pareho, may pumutok na aberya. Parang tayo rito sa media, magamat may ilang araw tayong pwedeng magpahinga, pero yung utak mo, yung isip mo, buhay. At palaging nakikiramdam kung ano ang mga mangyayaring mabibigat sa kapaligiran. Although hindi natin ipinagdadasal yan, pero para maiwasan. Lalo na yung mga uuwi ng probinsya. Of course, unang-una, marami namang naipaalala na ang LTO, DOTR, PNR, lahat ng mga sasakyan natin, gagamitin natin, pandagat, panghimpapawid man, huwag natin kalilimutan yung mga paalala na yan. Pero ang pinakamahalaga, yun yung magtatawid dagat. Sabi ng Marina kanina, huwag na kayong magpupumilit, sumakay kung kayo ay kalabisan na sa biyaheng nakatakda. Ibig sabihin sa oras po, at araw na yun. Kung kung yung pasahero ay allowed ay ganito lang, huwag na natin ipilit na baka pwede pa kaming sumakay. Kasi may limit po yan. Ang problema dyan, partner, baka mamaya, hindi naman natin wini-wish, pero pag lumubog ang barko, isa pa yun sa magiging Partner, pagka ikaw na-disgrasya, ang hirap maghabol ng benepisyo mo, kung insurance man yan, kung wala ka naman sa manifesto ng barko. Yes, so yun yung magiging problema din. Kakasuhan mo ba yung barkong nagpasakay sa'yo? Baka hindi ka manalo-nalo pagka nangyari yan sapagkat ang priority lang palagi ng mga insurance niya kung sinong nasa manifesto na kanilang babayaran. Kung wala sa listahan, magantay kayo. Ngayon, kung gusto naman yung mapabilis ang biyahe, ay huwag kayong paada-ada. Kayo'y pumulas ng maaga. Kayo'y mag-book ng mas maaga para makarating sa paroroonan ng mas mabilis sa inyong inaasahan. Kapag may plano ka kasi mag-travel, dapat ahead of time, pinaplano mo na yan. Coming.
Samantala, ilang mga pasahero, maaga hong nagtungo, ito na nga oh, maaga nagtungo sa Manila Northport Passenger Terminal. Kahit pa mamayang gabi ang biyahe kita ninyo, yung iba, doon na nga ho madaling araw, eh, doon na nag-almusal, doon na natulog yung iba. Ganyan, ang gustong makapagbiyahe ng ligtas at mabilis. Si Anad number 29, Boy Gonzales, Boy! Andrea, Sister Ella, kahit mamayang gabi pa ang kanilang biyahe, maagang natungo sa Manila North Port Passenger Terminal dito sa Melopis sa Bolivar ang mga pasero patungong Bisaya sa Mindanao. Ayon sa ilang mga pasero, mas maigi na raw yung mas maaga sa terminal sila maghintay kaysa maipit sa pagsikip ng daloy ng trapiko. Gabi ito na tinig pa rin sa alerto at nakamonitor ang mga tauhan ng Philippine Ports Authority at inaasahan nila na aabot pa sa 2 milyon ang bilang ng mga paserong dadagsa sa mga pantalan ngayong weekend. Sa monitoring ng PPA mula Marso 22 hanggang kahapon, nasa 700,000 ng pasero ang kanilang na-monitor at sa pantalan. Ayon kay Eunice Samonte, tagapagsalita ng PPA, ngayon hanggang bukas, inaasahan nilang daily average passenger na aabot sa 300,000 mga pasero sa port sa buong bansa para naman na maging komportable ang mga pasyer, maaari sila maghintay sa waiting area o kaya sa lobby ng terminal habang mayroong nakalaan sa lugar para naman sa mga PWD, senior citizens, mga buntis at may dalang bata. 24/7 ang ginagawang pagbabantay ng mga security personnel at mga naka-duty ng mga tauhan ng PPA sa Malasakit Health Desk. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, CRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Dito lang si Servicio, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Boy! Makikita mo, partner, yung mga paliparan, mga pantalan ngayon. Malinis siya, no? Ha? Mukhang talagang... Organized, maayos. Mukhang talaga. Salamat. Salamat sa komandong ito ni Secretary Jaime Bautista. Samantala, update muna tayo mula sa Senado naman. Mga gustong magkaroon ng motorsiklo. Dapat munang sumailalim sa basic training. Anong training yan? Sabagay, di ba maraming mga nagmomotor ngayon, partner? Kung mapapansin mo, ano, yung iba sa kanila, singit ng singit. Kahit naman hindi sila dapat pumuesto, pupuesto sila doon. So dapat siguro yung mga training, lalo na pagdating sa mga batas trapiko, ay alam nila. Ano. Alamin natin ang detalye mula kay RH28, Raymond at Paas. Lakay Raymond. Elaine, Henry, mababawasan ang mga kung tawagin ay mga kamote riders na mga motorcycle riders kung sila ay sumalang muna sa mandatory basic motorcycle training bago man lang sila bentahan ng motorsiklo. Ito ang deklarasyon ni Senador J.B. Ejercito kasunod ng mga nangyayari ngayon na aksidente sa mga lansangan na kung saan marami ang sangkot ay mga motorsiklo. Dahil sa ngayon ay napakadali nang bumili ng motorsiklo, lisensya lamang ang ipakikita sa mga suppliers ay bibigyan na ang mga ito. Ngunit kung siya ang masusunod, dapat ay magpakita muna ng Certificate of Basic Motorcycle Training ang mga bibili ng mga motorsiklo bago sila bentahan. Ito ay kasunod na rin ng nangyaring aksidente sa Bohol Loop 2024 na sinalihan nila ni Senador Bato de la Rosa at 2,000 iba pang mga riders na kung saan isa ditong babae ang namatay sa Sikatuna, Bohol. Ang biktima ay nakilalang si itong si Lasik. Ang na itong biktima ay nagsakay ng isang motorsiklo at nabangga ng isang kasali sa loop mula pa sa Cagayan de Oro City. Dahil dito ay kinansela na nga. Itong ang biktima ay nakilalang si Ana Maril Tasik at ang rider na nakabangga nito ay si Suset Lacanaria ng Cagayan de Oro City. Ang masaklap batay sa report ng Bohol PNP, ang biktima ay walang helmet, walang suot na helmet, walang lisensya at walang rehistro ang kanyang gamit na motorsiklo. Para kay Senator Chidi, kahit ay nasa probinsya, ay napakahalaga pa rin ang paggamit ng helmet upang makaiwas sa disgrasya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you, Raymond. So, walang helmet, walang lisensya, wala lahat, walang habol. Mahirap ito. Hindi naman sa walang habol, pero mahirap maghabol yan ganyan.
safety first kayo. Kailangan. Palagi naman ho nating basic naman na kasi yun, yung mga ganong bagay. Wag niyong daanin sa lakas lang ng loob at komo kayo, may lisensya eh. Para na kayong pinagpala sa babaeng lahat. Parang katulad yan ng mga, hindi naman natin nila lahat ng mga e-bike, e-trike. Parang ganon din ang thinking nila, di ba? Samantala, may problema rin pagkaminsan yung ating mga kababayan na hindi nila maintindihan. Bakit ba kapag kung kailan naman na... anong tawag riyan? Hindi naman kailangan kumpunihin ang kalsada ay saka binabakbak. Ano bang paliwanag riyan? Kasi yung iba ako nagtatanong, makikita ko yung kalsada kaayos-ayos pa naman ay kinukumpuni. Tapos ang minsan pa ang kadalasan ang tagal. Na siyang pinagmumula ng traffic. Si Miss Lori Malaloan, ang director ng DPWH National Capital Region ay ating kausapin. Lori, director, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po at Director, kami una siguro tulungan niyo nga rin kaming magpaliwanag. Ano ba ang dahilan bakit ang dami mga ginagawa ang kalsada na pag iyon namang tiningnan from the point of view ng ordinaryong mamamayan, hindi mo naman makakikitaan pa ng dapat gawain o kumpunihin sapagkat maayos pa? Actually po, nagkakaroon kami ng mga inventaryo ng ating mga kakalsadahan at inspection po. May regular inspection kami. Visibly, minsan ang tingin po natin ay maayos pa yung ating kalsada or daan. Mm-hmm. Pero sa ano po namin, sa assessment po namin, ay lumalabas na ito po ay meron ng depekto na dapat ayusin. Kaya nga po, ang tinatawag natin ay preventive maintenance po dun sa iba nating ginagawa. Dahil po parang nga, ma-prevent po yung lalong deterioration itong ating mga kalsada. Oho, kumbaga meron kayong ginagamit na kasangkapan na na-detect ninyo na itong kalsadang ito sa ilalim, baka hungkag na ito, o tabingi na ito, o kinakailangan talagang tapalan. Kayo lang ang nakakaalam niyan, Director. Eh meron ho kaming yung ginagamit na mga basihan. Yun. Kung bakit po natin masasabing kailangan na ng preventive maintenance itong section na ito. Pero ano ba ang scheduling niyan? Tanong namin ni Sister L, Director. Kahit anong oras pwedeng magkumpune? Kasi yung iba, pag naririnig yung pinag-uusapan natin ng ganito, tama ka, dapat siyang pagkukumpune sa ating gabi para walang masyadong gumagamit ng kalye. Actually, dito po sa ating Metro Manila, lalo na po doon sa mga pangunahing daan natin tulad ng EDSA, Commonwealth, kami po ay humihingi ng permiso sa MMDA po. Dahil nga alam natin na kapag nagsara kami ng kalsada, ay magiging isang sanhi ito ng trapiko dito sa ating Metro Manila. Kaya po ang MMDA naman po ay sila ang nagbibigay sa amin ng permiso kung kailan kami pwedeng gumawa dito sa ating mga daan. Tulad po ngayong Semana Santa, nabigyan po kami ng permit ng MMDA ni Romando Artes po, ang chairman natin, na gumawa kami starting ngayong March 27 ng 11 p.m. until 5 a.m. ng April 1. Ibig sabihin po, sinasamantala natin na yung mga karamihan po ng ating kababayan ay nasa labas ng Metro Manila. Kaya po, binigyan kami ng permiso para makapagtrabaho po kami dito sa mga araw na ito. Ayun. Pero Miss Lori, yung halimbawa po, ito pong mga kinukumpuni ng DPWH, may time frame lang po ba kung gaano katagal gagawin yung isang sira or yung kalsada na kailangan pong kumpunihin? Gaano po katagal usually yung dapat po maging takbo ng pag-aayos ng isang kalsada para po hindi naman po naapektuhan yung ating mga motorista? Bali po itong ating mga projects ay may mga kanya-kanya pong kontrata at merong kanya-kanya pong depende po kasi sa laki at sa haba nung gagawin. May kanya-kanya pong calendar date na yung contract time na sinasabi namin po. Pero dahil nga dito sa ating sa Metro Manila may mga limited time lang tayo para makagawa. Usually nga po
Friday ng ating ng maaga ng Lunes. Mm-hmm. Kaya po humahaba yung contract time natin dahil nga po very limited din na makapagtrabaho yung ating mga contractor sa mga lalo na dito sa Metro Manila. Alright. Speaking of which, ngayon po ay although baka marami ho eh mag-uwi naman na ng probinsya, mm-hmm. nakapag-uwi na nga yung iba at hindi na masyadong magiging aktibo ang lansangan ng Metro Manila, pero pagbalik ng linggo, ano ho, asahan natin dagsa na naman ang sasakyan. Yung mga may mga kuha ba kayo? May mga pagpapahinto ba kayo ng mga pagkukumpone rito sa Kalakhang Maynila? Bali, yung permiso nga po namin ay hanggang 5 a.m. ng April 1. After po niyan, ang mga paggawain dyan. Magre-resume. Magre-resume kami. Sa yung susunod na weekend. Usually, ganun po ang nagiging schedule natin. Pero humihingi pa rin po kami ng permiso sa MMDA. Mm-hmm. Yoho. At siya, yun lang, para mas malino sa ating mga kababayan, kinukumpone ninyo ito to mm-hmm. avoid further damage. Opo. Mm-hmm. Pero tingnan muna, Director, itong EDSA, ako kailan ba ako huling nakaadaan dyan? Ay talaga pong para ako nangangabayo na doon sa mga ilang parte ng EDSA. Mm-hmm. Paan ho bang plano natin dyan? Although alam ko, mahirap i-repair basta sapagkat may toroferia yan. Mm-hmm. Yung pong EDSA natin, sa ngayon po ay nagkakaroon nga tayo ng mga preventive maintenance, pero meron pong nilalatag na magkakaroon ng rehabilitation po ang buong EDSA. Pinag-aaralan nga po kung ano talaga ang pwedeng gawin dyan para maayos na ang mismong carriageway po ng EDSA. Mm-hmm. So, kamakailan yan? Yung full implementation of the rehabilitation ng EDSA? Actually po, sa ngayon po ay tinatapos lang po kung ano talaga yung magiging disenyo po para ma-adapt na po ang rehabilitation. Kasi po, kailangan po maging pare-pareho na. Hindi yung dito sa lugar na to ay ganito ang design. Magiging all throughout na po para kung meron mang dumadating na pondo ay pare-pareho po ang magiging design na hindi o iba-iba. So from Manila Bay, Rose Boulevard area hanggang sa dulo ng Balintawak na yan? Oo, ganun po ang magiging ano yan. Para, can we say within this year or early next year, Director? May mga mag-uumpisa na hong rehabilitation. Hinihintay lang po natin yung kabuuan na disenyo batay po sa pag-aaral na ginagawa. All right. Mm-hmm. Director, yeah. Opo. Last na lang po, Miss Lori, yung may mga area po dito sa NCR yung hindi naman po main thoroughfares yung iba, pero busy roads po minsan yung mga may mga lubak-lubak po and paano po just in case alimbawa yung isa certain area mayroon po silang concern doon sa kanilang kalsada na medyo malala na po lalo na pagka marami ang dumadaan araw-araw, paano po sila magre-reach out sa DPWH para po yung kanilang area ay maayos, maisaayos dahil nagiging cause po madalas ng aksidente, lalo na po yung mga motor, yung mga ganun po? Meron naman po kaming website na kung saan doon pwede silang tumawag or sumulat sa amin. Meron po kami mga complaint na mga phones na pwede nilang gamitin. Oo, nasa website ng DPWHNCR. Right. Director, salamat ng marami po sa inyo. Director Lori. Maraming salamat po at mabuhay kayo. Thank you. Thank si you po, Director Lori Malaloan ng NCR. DPWH, siya po ang director. Samantala! Flash Report! May sunog! Nako! Baka ho kayo'y mapapadaan dyan o may mga kakilala kayo dyan sa San Dionisio Paranaque. May sunog po riyan ngayon. Si Noche Cacas. Noche! Henry, nasusunog ngayon itong residential area dito sa Barangay San Dionisio sa lungsod ng Paranaque. Particular na, Henry, itong Jacinto Street dito sa Barangay San Dionisio.
Nakataas na sa unang alarma itong sunog at patuloy ang responde ng bombero at maging kabilang na dito yung ilang mga fire volunteer. Abangan na follow-up report mula sa Kanunan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Nutika Kasultuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dumbing. Bayan. Flash report. Thank you, Noche. Sana huwag nang lumalay ang sunog niyan sa San Dionisio Paranaque. Babalik kami ni Sister El. Ang balitang ito ay okay, gawin nating kaagapay ang pagninilay-nilay ngayon pong mahal na araw na ito. Ang atin pong mahal na Pangulo ay meron pong mensahe sa atin hong mga kababayan ngayong Lenten season as well as yung atin hong Vice President. At maya-maya siguro ay mabigyan natin ng daan yung kanilang mga mensahe para po sa sangkatauhan. Kanina si Father Jerry si Father Jerry Orbos mm-hmm. ay may binabanggit na ano yon yung force yung 3R mm-hmm. yung relax reflect at yung isa ay ano mga yon examinin daw ang konsensya mm-hmm. Examinin ang finances maganda yung mga binabanggit niya mm-hmm. at matuto tayong magpatawad at higit sa lahat matuto tayong magpakumbaba at mapagmalasakit at mapagbigay sa ating kapwa. Mm-hmm. Yung binabanggit niya baka may mga extra cash kayo riyan, mm-hmm. may mga extra na hindi na ginagamit na kasuotan o mga kung ano man pwedeng maitulong sa mga walang-wala. Mm-hmm. At tingnan nga ninyo yung inyong mga cabinet at yung inyong mga cupboard kung tinatawag, yung inyong mm-hmm. mga aparador. Yung mga walk-in closet niyo dyan. Baka mayroon kayo dyang pwede nang ipamigay baka o mamaya, i-share. Sobrang dami, order kayo ng order, hindi nyo na nagagamit yung mm-hmm. iba, may mga tag prices pa. Mm-hmm. Ipamigay nyo na nga yan at nang mapakinabangan naman ng ibang walang-wala sa buhay. Mm-hmm. Tsaka nga ang sinasabi nga ni Father Orbos kanina no, wag tayong matuto tayong magpatawad tsaka wag puro sama yung sama ng loob yung tipong ano ka parang maging mapagpatawad ka sa kapwa mo ganun wag kang masyadong pero it starts from you kasi dapat puso mo muna ang iyong siyasatin puso mo muna ang iyong alamin kung gaano na ba kapigat ang iyong mga dinadala at pasakit sa buhay. Bago makapagpatawad, patawarin mo muna ang iyong sarili. Oh, alam mo, kaya siguro ma-segue ko lang. Kaya siguro dito sa comment section natin, mayroon ditong laging galit na galit kahit wala kang ginagawa sa kanila. Yung mga basher na tinatawag natin, partner, alam nyo po, okay lang, karapatan nyo yan, pero wag masyadong below the belt yung sinasabi sa kapwa ninyo. Ang atin pong Pangulo, ganito po ang kanyang mensahe bago kami magpaalam. Ano ba ang kanyang mensahe ngayong Semana Santa? Holy Week, sabi ng ating Pangulo, this Holy Week, we commemorate the passion, death, and resurrection of the Lord Jesus Christ as well as reflect on the many transcendent encounters that beckon us to explore the depth of our soul and discover the spirituality that lies at the core of our being. This hallowed time of contemplative silence behoves us to ponder on the mysteries that elude our grasp, seek revelation in the face of the inexplicable, and acknowledge the interplay of joy and sorrow in life so that we may understand the path laid before us by Almighty God. May our inward reflections manifest in our outward action as we strive to give hope in a world that is threatened by darkness. Let us be light that shines through the shadows, the love that triumphs over despair, and the hope that radiates upon all humankind. May we be remembered not for what we have taken, but for what we have given. Mm-hmm. Not for the heights we have reached, but for the light we have kindled in the hearts of our fellow. In this solemn occasion, let us not only seek to unravel the mysteries of our faith, but also to illuminate the path for others through act of kindness and selflessness. Mm-hmm. I pray that we may humbly accept our authentic selves as imperfect beings, for it is by becoming truly human that we can experience the divine.
Let us always remember to seek the Lord in our desires and to desire Him in our seeking. May we all have a meaningful and reflective Holy Week. Ito po ang mensahe sa atin ano, ng ating sige Pangulong nga, ano Ferdinand ang anong pinaka Marcos, gist niya ito nang sabi ng Pangulo pinaka ay gusto ko dito partner yung sinasabi niya na may we be remembered not for what we have taken but for what we have given. Not for the heights we have reached but for the light we have kindled in the hearts of our fellows. Yan naman palagi po yan. Maging mabait at huwag maging makasirili. Ang ating Vice President, meron din po siyang mensahe para sa ating mga kababayan ngayong Holy Week. Go ahead, RHTV. Mga kababayan, ngayong panahon ng Kwaresma, kaisa ako ng ating mga kapatid na nananampalataya kay Hesukristo sa pag-alala sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Naisulat sa Biblia ang kanyang wagas na kadakilaan at pagmamahal para sa ating lahat. Ito ang dahilan kung bakit sinunod niya ang kalooban ng Diyos Ama na mapako sa krus at ialay ang kanyang buhay. Kaya naman, hangad ko na sa panahong ito ng ating pagninilay-nilay ay alalahanin natin ang kanyang kabutihan. Isapuso't isip natin ang kanyang mga naging sakripisyo at patuloy pa nating pagtibayin ang ating pananampalataya. Naway maging gabay ang kanyang mga aral at salita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasama sa aking panalangin, ang kapayapaan at pagkakaisa para sa ating bansa. Maging inspirasyon sana natin ang pagkakataong ito upang ipagpatuloy ang ating makadiyos at demokratikong mithiin para sa bayan at bumuo ng isang mapayapang bansa. Patnubayan nawa tayo ng puong may kapal. Iyan po naman ang ating Vice President Sara Duterte. And on that note, kami po ay nagpapaalam na ni Sister L on a Spy Holy Wednesday. Salamat po ng marami sa inyo. May we all have a blessed and safe reflections of the Holy Week. Ako po si Henry Uri, isang ayon lang po ni Deo Makalma. Sister L po, Elaine Apit, stay safe everyone. At tayo po ay mag-ingat at magnilay-nilay at God bless po sa inyong lahat. Alright, bye. See you this afternoon. Balansyado pa po tayo mamayang hapon. Growy with vitamin D3. Nagbibigay ng tangkad at lakas na di mo mahahanap sa iba. R-H! Skillan, mag-skillan. Isang tableta up to 12 hours long-lasting.